So, eto na nga guys. Patayin sa kilig si Vanessa. Love. Multo ka ba? Bakit? Kasi pagpikit ko, kita pa rin kita. Love. Iiyak ka ba pag namatay ako? Oo naman. Oo, talaga. Siyempre, asawa kita. Paano ba yan? Patay na patay ako sa'yo. Haranahin kita. Love, alam mo ba, matagal na dapat akong patay. Kaso, pinatibok mong puso ko. Love, ayoko nang magmahal. Bakit? Nang iba. Ikaw lang. Pero dalawang araw lang kita mamahalin. Araw-araw. Kahit ako'y titibo-tibo, puso ko ay titibo-tibo pa rin sa'yo. Love. Alam mo ba, paniki ako? Bakit? Kasi, sa nidami-dami ng pwede mong mahalin, bat ako. Love. Kuweba ka ba? Bakit? Kasi paniki ako. Ikaw ang tahanan ko. Lilipad ka na dyan. Love. Dugo ka ba? Bakit? Kasi lamok ako. I'm attracted to you. Love. Alam mo ba, dehado ako. Bakit? Kasi ikaw lamang. Wherever I go, wherever I'll be, oh, I just hope that you're thinking about me. Love. Hanger ka ba? Bakit? Kasi sinampay ako. At iniwan sa ere? Hindi. Kasi sa'yo lang ako kumapit. I will always be yours, forever and more. Ano nangyari sa'yo? Pinatay mo ako sa kilig. Kaya ikaw na magtuloy ng tupiin. Mga men, karamihan sa atin ay hindi inborn na sweet. Madalas kasi mga tigasin tayo bilang magigiting at matitipunong lalaki. Pero kapag pumasok na tayo sa committed relationship, dapat may parating natin sa kanya na mahal natin siya sa paraang magugustuhan niya at sa lengguwaheng maiintindihan niya bilang babae. Mahirap naman kung ipaparating natin sa kanya sa lengguwahe at sa pamamaraan ng mga lalaki, di ba? Baka hindi niya magets yun bilang babae. Tayo kasing mga lalaki, madalas ang lambingan natin sa isa't isa yung sarcasm o pambubuli, di ba? Uy pare, ang pangit mo! Uy, ikaw rin, ang pangit mo! Magkamukha tayo! We're in! Pero tayo kapag binubuli natin ang women o kaya sarcastic tayo sa kanila, tandaan, may lamat yun sa kanila. Kaya let's learn to be gentle and sweet to them. Kaso minsan, ang babae bully din eh, no? Ganito na lang, men at women. Kung lambing natin yung pambubuli,
or sarcasm or even pranking sa partner natin, isipin natin, matutuwa ba sila doon? Baka deep inside, nasasaktan talaga sila. Ganito na lang guys, imbes na pambubuli or pagiging sarcastic or even pranking sa partner ang ginagawa natin, why not let's build a culture of appreciation, trust, and encouragement? Sabi nga sa word ni Lord, Ephesians 4:29, do not let any unwholesome talk come out of your mouths, but only what is helpful for building others up according to their needs, that it may benefit those who listen. Whoa! Powerful words from the Bible! Tama nga naman! Kaya mas mainam na iwasan natin magsabi ng masasakit na salita kahit sabihin nating pambiro lamang. Marami pa dyan yung mas effective na panlalambing kaysa pambubuli, di ba? Going back, mga men, kailangan natin aralin yung soft spot sa puso ng babae. Di ba yung mga kotse natin, yung mga motor natin, ayaw nating magasgasan? Ganun din tayo dapat sa puso ng babae. Kaya kilalanin natin siya kung paano makuha ang kiliti sa puso niya. At kahit nakuha na natin siya, ay patuloy pa rin natin siyang suyuin. Huwag yung sa umpisa lang. Fraud yun pre kapag sa umpisa lang. Nauhaw siya. Sa mga mag-asawa, iparamdam natin kay Mrs. na hindi lang siya isang obligasyon, kundi mahal na mahal natin siya. Sana sa lahat ng relationship, ang kilig hindi lang siya feeling, kundi a lifestyle. Shoutout nga pala kay Robbie Mangiliman, hey! Kay Giancarlo Donna, hey! And kay Cheryl Comisario, hey! Kay James Coneta, and hey! Arnold De Guzman. Hey! Wherever you go, whatever you see, you're not alone, you never will be. China oil.